kang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayaw sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayaw. Ibabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Muli po ang programang 777 Devotional and Prayer ng Central Luzon Conference ay muling nagbabalik. At ngayong umaga pong ito, maasama ninyo ang unicode, Pastor Marlon Ramirez. Itong umaga pong ito, alam po natin na ang kasaganaan, ang biyaya, ang pag-iingat ay lagi nararanasan po ng bawat isa. Alam po natin na mayroon pong isang magandang kagalakan sa tuwing tayo ay nagigising tuwing umaga, sapagkat sabi nga ninyo, every gising is a blessing. Ito po ay katotohanan kung saan ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya po, isang napakagandang umaga po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay dito sa ating pong programa pong ito, sa inyong pong patuloy na pagsama. Alam ko po na ang inyong pong paglilingkod sa Panginoon ay gayon na lamang. At hayaan po ninyo ang Panginoon ay pagpalaan po kayo sa inyo pong patuloy na paglilingkod sa Kanya. At ngayon po, ating pong patuloy na tinatanggap po ang bawat isa na po sa programa pong ito. Saan man po kayong sulok ng mundo naroon, saan man po kayong dako ng lugar na naroon na kasama po natin ngayon, ay ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong palagi at ang ating Panginoon ay laging pagpalain ang bawat isa. Ano po. At ngayon po, patuloy po natin i-share ang ating pong programa pong ito, atin na pong i-share. Atin na pong ibahagi, no, sa ating pong mga kasama sa iglesia, atin na pong ibahagi sa ating pong mga kasama sa trabaho, atin na pong ibahagi sa ating pong mga kaibigan, lahat po ng pwede po natin mapagbahaginan sapagkat alam po ninyo ang pag-aaral ng salita ng Panginoon at pananalangin ay napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya wag na wag po ninyong kakalimutan po na ibahagi kung paano kayo ay pinagpala sa programang ito. Ibahagi din po natin upang patuloy na pagpalain din po ang iba sa pamamagitan po ng programang ito. Ano po? Kaya share na ho natin ang ating pong programang ito ng 777 Devotional and Prayer. At isa po, alam po ninyo, mayroon pong tinatawag po na programa po ang ating pong Young Professional, no, dito sa ating pong Central Luzon Conference. At ito pong programa pong ito ay aabutin po natin ang isa pong lugar dito sa Aurora, yung Dimanayat, no. Itong Dimanayat po ay isang lugar kung saan ay hindi pa nakakaranas na magkaroon ng medical mission. Kung kaya nga po, kung nakikita po ninyo sa FB, mayroon pong panawagan ng ating pong mga young professional sapagkat magsasagawa po doon ng medical mission, no, upang patuloy na abutin ang ating pong mga kababayan sa lugar na yun at makapaglingkuran. Ito po ay sa panahon po ng April 26 to 28. Yan po, April 26 to 28. Kaya kung mayroon po kayo mga kapatid na maitutulong, nakalagay po ito sa FB Live, tignan nyo na lamang po at magkaroon po tayo ng sama-samang pagtulong sa ating pong mga kababayan sa Dimanayat, Aurora, upang sila din ay makaranas ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Muli, inulit po, ito po ay sa April 26 to 28. At ngayong umaga, atin na pong welcome po ang bawat isa na kasama po natin katuwang sa programa pong ito. Narito na po kanina pa ho si kapatid na Bel Bacon, sabi niya, happy midweek, Pastor Bong Pidakan, Pastor Joey De Ocampo, Pastor Marlon Ramirez, Pastor Erico Bernistrono Jr., at everyone
when you can't put your prayer into words, God hears your heart. Totoo po yan. Maraming salamat po. Totoo talagang hindi natin kayang ilagay yung ating panalangin sa ating mga panalita din. Naunawa na intindihan ng Panginoon ang ating mga puso. Si kapatid na Beth Galang, happy meeting Pastor Marlon, Pastor Erico, Pastor Joey, Pastor Bong, Pastor Dexter, na siyang maghati ng Bread of Life. And to all viewers sa atin, thank you Lord for the another day. Keep safe and healthy everyone. May God bless us all. Yan, maraming salamat. Kapatid na Beth Galang, midweek na nga po pala ng bilis ng panahon. Nasa kalagitnaan na po tayo ng isang linggo. Samantala si kapatid na Jocelyn De Leon, sabi niya, good morning dear pastors and viewers of 777 and happy midweek. Be safe and healthy at all times and may God bless us all. Greetings from Maligaya Church. Yan, good morning po sa ating pong mga kapatiran sa Maligaya Church. Alam po ninyo, nung nakaram po nating sports fest, ano, sa naginana po sa NEUST, Gabaldon Nueva Ecija, may mga kapatiran po tayong umaten po doon at maligaya po akong masumpuan po kayo sa lugar na yon. At magkaroon po tayo ng face-to-face at batian. Good morning po. At alaman po sa inyong pagsubaybay, no, sa ating pong programang 777. Ayan po si kapatid naman na Estrella San Juan, sabi dito, good morning and happy meeting Pastor Mardon, Pastor Bong, Pastor Erico, Pastor Joey and everyone. God bless us all. Watching from Lagro, Quezon City. Yan, good morning po sa ating pong mga kapatiran po dyan sa Lagro, Quezon City. At mula naman po sa Balibago Church, si kapatid na Lita Mapanaw, yan, kapagbati po niya, good morning everyone. Si kapatid na Jane, sabi po niya, good morning everyone. At si kapatid na Beth Martin Chanko Galang, sabi po niya, done sharing. Yan po ang sabi po niya. Share-share na po natin ang program po ito mga kapatid. Ano po? At si kapatid naman na Joyce Corativo, sabi naman po niya, happy midweek. Ayan, si kapatid na Connie, si Amligaya Church, sabi niya, tagil na Pablo, happy midweek to all. Siyempre, si kapatid na Eloisa Baleno, sabi po niya, happy midweek po. Ayan, napatuloy ng panahon, midweek na po. At si Edmond Garcia Sabeo. Ayan. Good morning po, dear pastors, watching from Saging, Dinalupihan, Bataan. Ayan, good morning po sa ating po mga kapatiran dyan po sa Dinalupihan, Bataan. Ayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Samantala, si kapatid na Ros Rosso, sabi po niya, good morning, Pastor Ramirez, viewers, and all prayer warriors. Then God bless. Ayan po. Mula naman po sa Pasig, si kapatid na Betty Luces, sabi po niya, good morning po, Pastor Erico and Pastor Marlon Ramirez and Pastor Jody Ocampo at Pastor Bong Pidakan at sa lahat po ng tagapakinig sa programang ito at sa lahat ng grupo ng 777 Devotional and Prayer Warriors and God bless us all. Si kapatid na Ruthie, yan. Tobias, yan. Good morning to all and happy midweek. Yan. Kanyang pagbati si kapatid na Len Marie Apora Lorempo. Yan, mapagpalang umaga po sa lahat. Happy watching ang kanya pong pagbati. Si kapatid na Rosalinda Marasigan, blessed morning and happy midweek to everyone. Ayan, maraming salamat po. At si kapatid naman na Luz Lapitan, sabi niya, happy midweek to all the pastors here and all co-prayer warriors. Ayan po. At si kapatid na Ebenaline Balboa, good morning everyone from Western Likutan, Taguig. Good morning po sa mga kapatiran po natin dyan sa Taguig. Ayan. Wala naman po sa Angeles, Pampanga, si kapatid na Renato Jimenez. Ayan, a blessed day everyone ang kanyang pagbati. Si kapatid na Rodora Casani. Yan, good morning Pastor and happy midweek ang pagbati po niya. Samantala, si kapatid na Garcia Villanueva Van, sabi niya, have a wonderful morning. 777 prayer, Thanksgiving always. Yan, happy midweek. At syempre, hindi mawawala po ito, no, si kapatid naman na Hanet Mercado, no, sa Valenzuela Church, sa Rockville Church. Good morning and happy midweek po Pastor Bong, Pastor Erico, Pastor Marlon, Pastor Joey at sa lahat. Yan ang kanya pong pagbati. At si Marites Gaspar, sabi niya, magandang umaga po sa lahat watching from Malaysia. Ayan, good morning kapatid, no, sa Malaysia. Pagpalain ka ng Panginoon dyan. Ingatan ka palagi ng Panginoon sa Malaysia. Si kapatid Wilma Kadaig, yan. Good morning dear pastors and everyone. Happy midweek po. At from Darwin, Australia, si kapatid ng Nona Parulan Erwin. Sabi niya, good Wednesday morning and blessings to all viewers and staff of 777 Devotional and Prayer watching from Darwin, Australia. Yan, 8:30 a.m. daw po sa nila. Si kapatid na Julian Baguod, yan, kasama rin po natin. Good morning po sa inyo. Si kapatid na Emma Sigin, yan, good morning. At may nagdiriwang po ng kaarawan po ngayon. Tama po ba? April 4 o bukas pa. Si kapatid na Ednalyn Masubay Kapatan. No? Lagi po siyang bigyan ng magandang kalusugan. Yan, happy, happy birthday sa iyo, kapatid na Ednalyn Masubay Kapatan. Yan po. At ngayon po ay patuloy na po tayo. At atin na pong ituon ang ating pong atensyon dito po. Siyempre sa ating pong pinagugutan ng ating espiritual na pagkain.
ang ating quotation at pagkatapos po niyan ay ang ating pong message. Ngayong umaga pong ito ay masusumpuan po natin ang mensahe sa aklat ng Testimonies for the Church na Volume 2, 612 at Prayer 211, Paragraph 4. Sabi rito, ministers to bow in prayer before preaching. Yan, ministers to bow in prayer before preaching. According to the life that has been given me, it would be pleasing to God for minister to bow down as soon as they step into the pulpit and solemnly ask help from God. What impression would that make? There would be solemnity and awe upon the people. The minister is communing with God. He is committing himself to God before he dares to stand before the people. Solemnity rests upon the people, and angels of God are brought very near. Ministers should look to God the first thing as they come into the desk, the saying to all, God is the source of my strength. No po, no? Ito po yung mga nagbiministro po, no? Sa pagsasalita, sa salita ng ating pong Panginoon, ay inaanyayahan po tayo na nakita na ni Ellen G. White, ayon sa liwanag na pinakita sa inyong Panginoon, na ang mga tagapagsalita bago, no? Bago po ang pagkakaloob ng mensahe ng Diyos ay dumalangin sa kanya. Siya ay patuloy na humingi, no, ng tulong sa Panginoon upang kumagkagayon ang pinangungunahan niya na makikinig ng mga mensahe ay talagang makaranas at makaramdam ng isang tinatawag natin na kapayapaan, ng isang katahimikan ng ating mga puso, at ang mga anghel ng Panginoon ay naroon sa kanila at tinatabihan sila. At yung presensya ng isang kalangitan ay bumababa, no? At nararanasan at nararamdaman ng bawat makikinig na mensahe mula doon sa ministro o mangunguna sa pangaral ng salita ay talagang sila'y mabibless. Kaya po, mapapansin nyo dito sa ating quotation of the day, sinasabi dito na unahin palagi ang Diyos higit sa lahat kapag ka sa anumang bagay, no? Pag sasalita sa mga kapatiran, nag-speaker ka, at tandaan natin palagi na God is the source of my strength. Ang Diyos ang siyang pinagmumulan lahat ng ating mga kalakasan. Kaya kung anuman ang mga paglilingkod na isasagawa natin, lalo na sa pagpapayag ng salita ng Panginoon, sa pangangaral ng kanyang salita, dapat ang mga tagapanguna dito ay talagang lumuluhod. Nananalangin muna sa Panginoon, iniuukol muna niya ang panahon para hingin ang tulong ng sangkalangitan. At kung magkagayon, ang presensya ng sangkalangitan ay mapapasa lugar kung saan naroon ang presensya na nagsasalita, na tagapagsalita, na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya again, minister to bow down in prayer before preaching. Ayan po. Kaya ngayong umaga pong ito, atin na pong ilagak, dalhin ang ating mga sarili para po idalangin ang ating pasimula ng ating pong programa. Tayo po ay manalangin. Mahal po naming Diyos, aming tinatagubilin ang programa pong ito sa inyo. Mangyari, Panginoon, na pangunahan po ninyo kami, ang aming pong tagapagsalita, mamaya si Pastor Dexter. At wa Panginoon, gawin po kaming karapat dapat kung kami po ay nasumpungan sa karumihan, pakalinisin po kami. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy po ninyong papagtagumpayin ang programa pong ito sa pamamagitan ng inyong pong kapangyarihan, sa pamamagitan ng inyong pong pangunguna, ay ito po, Panginoon, ay magiging maayos. Pangunahan po kami ng inyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon po namin, Jesus. Amen. Ayan po, ngayong umaga po, no, ang ating pong prayer focus, mga kapatid. Ngayon po ay araw po ng Wednesday. Ang prayer focus po natin ay walang iba kundi ang personal request, yan po, family concerns, ministries and evangelism, and thanksgiving. Yan po ang ating pong prayer focus po ngayon. Personal request, family concerns, ministries and evangelism, and thanksgiving. So yan po ang ating prayer focus po ngayon. Samantala po, atin na pong dalhin ang ating mga sarili para po painggan naman ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay ang area chairman po ng Area 6. Ito po ay isang masipag na chairman ng Area 6 na pinapangunahan ng ating mga pastor
sa area pong ito upang patuloy na sila ay dalhin sa ating layunin na kung saan ang gawain ng Panginoon sa teritoryo ng Area 6 ay kanila pong patuloy na pangunahan. Ang tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Dexter Argarin. Ngunit bago po ang kanya pong pagkakaloob ng pag-aaral ng salita po ng Panginoon, ay atin muna pong paikinggan ang awitin na ipagkakaloob po sa atin ni Pastor Danji Cayetano. Ang kanya pong awitin po ay If That Isn't Love. Atin po muna pakinggan ito at pagkatapos ay atin mapapakinggan ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon mula kay Pastor Dexter Argarin. The splendor of heaven, knowing He is this to me. T'was the lonely hills of Golgotha, there to lay down His love. Sparrows can fly if that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this if that isn't love. Subaybayan, makasama, maging kabahagi ng programa po ng 777 at ng Sweet Hour of Prayer na programa po ng Central Luzon Conference. Ako po mismo ay lumalago at nagiging
isang matibay na o isang buhay na patotoo na ang programa kong ito simula ng pandemya hanggang sa ngayon ay ginagamit ng Diyos upang mag-inspire, magbigay ng mga lesson, aral sa lahat ng mga inaabot po nito. Kaya ako po ay malugod na bumabati at binibigay ang papuri sa Panginoon sa ika-apat na anibersaryo ng programa po nito, ng 777 at ng 777 at Sweet Hour of Prayer program ng Central Luzon Conference. Pagpalain po tayong lahat at sa lahat ng mga nangunguna sa programa kong ito, ang Diyos ang gumabay po sa inyong lahat. Ito po ang aking laging dalangin ng programa kong ito ay laging gamitin ng ating Panginoon hanggang sa siyo po, hanggang siya po ay mahayag sa ikalawang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain po tayong lahat. Happy anniversary! Ayan, magpatuloy po tayo, no? Yun po ay pagbati mula po kay Pastor Dexter Argarin para po siya pong area chairman po ng Area 6 para po sa patuloy po natin pagdiriwang po ng 777 at Sweet Hour of Prayer. At ngayong umaga po, ayan po ninyo na pangunahan ko po kayo sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon ngayong umagang ito. Ang ating pong pag-aaral ay masusumpuhan po natin sa Luke chapter 4. Kung may mga Biblia po kayo, ito po ay sa Luke chapter 4, 18 to 19. Ang sabi po dito sa banal na kasulatan ay, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." So yan po ang ating pong pag-aaral ngayong umaga. Magpalain po ang salita po ng Panginoon na ating pong pagsasalusaluhan ngayon. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ang ating pong tema ay yung tinatawag po na clarity of mission. Clarity of mission. So dito sa talatang ito, the church needs to understand the clarity of mission. Okay? Kaya mapapansin nyo dito, alam ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kanyang mission. At ito po ay sinabi po niya sa aklat na ito ng Luke chapter 4, 18 to 19. So, number one na dapat po nating malaman, the church has been given the mission. No? Ang iglesia po natin pinagkalooban ng isang mission. Ibig sabihin, pag isang mission, ito ang ating gagawin, ito ang ating katungkulan, ito ang ating aabutin, ito ang ating patutunguhan. No? Pinagkalooban tayo ng mission. Sa Luke chapter 4, verse 18, sinasabi rito ng mission natin is to preach the good news to the poor. Okay? Kaya nga po, to preach the good news to the poor. Kaya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. Ito ang sinasabi ng Luke chapter 4, verse 18. Kaya, mapapansin nyo dito, no, yung in the Greek text, there's no word for preaching. There's only word na tinatawag po na yogelesatai. No? Yogelesatai. Anong ibig sabihin nun? Which means to bring the good news.
magdala ng mabuting balita. So ano ang dadalhin natin ng mabuting balita? Kaya nga dito, therefore, any means of bringing the gospel is preaching. Yung pong pagdadala ng mabuting salita ng ating Panginoon ay siyang ating ipapamalita. At dito, ano ang ipapamalita natin? Ano ang ating dadalhin mabuting balita? Ito po ay gospel is about Christ. Yung pong magandang balita ay tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga sa Galatians chapter 3 verse 1, sinasabi dito, it is both Christ-centered and cross-centered. Kaya yung pagdadala po natin ng mabuting balita, ang sentro ay sino daw? Ang ating Panginoong Yesus at ang cross na kanyang pinagkaloob, ang kanyang sarili. Isa pa, ano pa po ang mabuting balita dadalhin natin? The gospel is about righteousness by faith. So, ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ay nakalagay sa Romans chapter 1 verse 17. Ano ba po? The three angels' message is the eternal gospel. It should be centered on Jesus and the cross as well as rooted on righteousness by faith. So, yung po yung ating papamalita. Ano po yung tinatawag po na righteousness by faith? Yung pong righteousness by faith, ito po ay ang karakter, no? Ito po ay ang pag-uugali na kung saan nabubuo sa pamamagitan ng pananampalataya. At yaong pag-ugaling yaon, yung karakter na yaon, ay regalong kaloob ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin ho, yun po ay hindi magaganap sa ating sariling kalooban, kundi ipinagkakaloob yun ng Diyos kapag ka ating pong isinusuko, ating pong inihahandog, ating ibinibigay ang ating sarili para sa ating Panginoon. Alam nyo, kagaya lang po niya ng pagbabago ng isang tao, ano ang nagdadrive sa kanya. Alam po ninyo, ang nagdadrive po sa kanya, yung pagmamahal po niya doon sa kanyang iniirog at minamahal. Hindi po sa kanyang sarili, kundi merong nagkaloob ng inspirasyon sa kanya para po siya ay magbago, para po siya ay makagawa ng ayon sa gustong gawin ng kanyang minamahal sa kanya. Ang Panginoon natin, ganun din po. Para lamang akayin po tayo sa pagbabago, yung nagdadrive ng pagbabagong yaon ay yung ating pagtingin, yung ating pagsampalataya, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Espiritu. Ngayon, ito yung mabuting balita na ipapangaral natin sa anila. Nakasentro kay Kristo, nakasentro dun sa cross, at higit sa lahat, ito ay patungkol sa kaluwalhatian ng ating Panginoon na sa ating masusumpungan pag tayo ay tumungo, sumampalataya sa kanya. At ito ang sentro ng Three Angels Message, yung tinatawag na Everlasting Gospel. Ngayon po, sino naman po ang mga poor na binabanggit po sa Luke chapter 4 verse 18 na ating pong pangangaralan? Okay, sabi po dito sa Luke 14:12-14, those who cannot return the good we do to them. Yun, yung mga hindi po, no, hindi po talaga gumagawa ng pagbabalik ng kabutihan. Kaya po sila po yung talagang napaiwalay sa ating Panginoon. Ano pa po? Poor in this world in whatever way. Ayon po yan sa James chapter 2 verse 5. In whatever way, poor po siya salat po siya sa kanyang buhay, salat po siya sa karakter, salat po siya sa anumang bagay na nakikita po natin. At ano pa po ang ibig sabihin po ng poor? Those who are candidates to the kingdom of God. So Luke 6:20, lahat po ng nakikita po nating kandidato, no, sa karian po ng langit, sila po ang ating pagkakalooban po ng mabuting mga balita. Ibig sabihin po, lahat po ng mga tao na kinakailangang marinig ang balita ng ating pong Panginoon. Alam niyo, unfair naman, no, kapag ka sila ay hukuman ng Panginoon na hindi naman nila talaga alam kung bakit sila hukuman, ano ang pinagkukunan, ano ang dahilan bakit sila hukuman. Kung magkagayon, maaaring sabihin lang, bakit namin dadanasin to? Wala namang kaming alam na ganyan. So, tayo po na mga lingkod ng Panginoon, tayo po ang magpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa nila, ng pag-akay sa nila, upang patuloy na sila po ay sumampalataya. Kung hindi man sila makinig doon sa ating pong pagpapahayag ng mabuting balita ng tungkol
sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay kanilang ipagsusulit ang kanilang hindi pagtanggap. Ano po? Sila po ay hatulan ayon sa hindi po nila pagtanggap. Kaya nga po, mapapansin nyo sa John 3:17 and 18, nakalagay doon, yung pong mga hindi tumanggap sa Panginoon ay talagang hatulan na. No? Hatulan sila ng eternal condemnation. Kaya nga, number one, na dapat nating malaman yung the clarity of mission. Anong clarity of mission natin? The church has been given the mission to preach the good news to the poor. And number two, to heal. No? Sabi dito sa Luke 4:18, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. You know? Talaga pong to release the oppressed, to heal. Okay? To heal is to restore what lost sight, freedom, no? And health. No? Yun po yung i-restore natin. Tayo po ay nawalan po ng kalayaan. No? Kalayaan ng sangkalangitan dahil lang po sa tayo nasakop ng masamang mga gawi, nasakop tayo ng pangunguna ni Satanas sa bawat buhay. Kung kaya nga dapat i-restore yung pong isa pong kalagayan at isang lugar kung saan naroon ang patuloy na espiritu at kaganapan ng sangkalangitan. At number two, to heal is to raise people up to a level of wholeness. No, i-raise up natin yung level ng wholeness. Ano po yun? Physical, mental, emotional, and spiritual health. Kaya po ang ating pong pangangaral po, no, hindi lamang tayo nakatuon sa pagsasalita, kundi ito po ay holistic. Mayroon pong spiritual, mental, no, mayroon po tayong tinatawag na physical. At maging ang spiritual health ay ating pong daladala. Kaya po maging modelo po tayo sa lahat po ng aspeto pong ito, maging sa ating pong pangunguna sa ating mga kinakain. Ano ba ang kinakikitaan sa atin? Nanguna po ba tayo sa pagpapayag po ng pag-akay ng kalusugan? Alam po ninyo, kasi po sa ating pong karanasan, kapag ka may karamdaman ng isang tao, ay minsan napakahirap po niya talaga ding magkaloob po ng panahon, no, para paglingkuran ang Panginoon. No? Ang kaya po mahalaga din na ang kalusugan ay maingatan po ng bawat isa. So ano pa? Yung tinatawag po na to heal o tayo magpagaling. Jesus model, he proceeded from physical to spiritual healing. The demon-possessed man become a missionary. So mapapansin ninyo, yung spiritual healing, kasama din yung physical healing, so may concern po. At pagkatapos, yung pong mga pinaglingkuran ng ating Panginoon ay nagsipaglingkod din. Kaya mga kapatid, yung pong mga i-heal natin, yung mga broken-hearted, yung mga wasak ang puso, yung pong ang kalusugan ay hindi rin po maayos at maganda. At ito po ay holistic, spiritual, mental, no, social, at ang ating pong physical. So, yun po ang ating pong yung pong ating mission na gagawin. Okay, number one, ano nga po yung clarity of mission po natin? Number one is to preach the good news to the poor. And number two is to preach the good news na ito ay magpagaling. Ano pa? Then, number three is to proclaim the time of God's judgment. To proclaim the time of God's judgment. Yan po yung nakalagay sa Luke chapter 4:19. Sabi ito, to proclaim the year of the Lord's favor. No? Kaya, in the text that Jesus read, the year of the Lord refers to the coming of God's judgment. Yung pamalaing katotohanan po, Isaiah 61:1-2. Atin pong ipangaral ang paghukom na paparating. Alam po ninyo, kapag ka alam po natin na may paparating na dilubyo, ibig sabihin po, darating na kasakunaan, alam nyo yon, pero hindi nyo na-warningan yung lugar na patutunguhan niya ay may malaking pananagutan po tayo doon dahil yung mga tao hindi nakapaghanda, dahil yung mga tao ay namatay, dahil yung mga tao ay napahamak, dahil lang po sa hindi natin pagkakaloob ng warning po sa kanila. Kung nagkaloob na po tayo ng warning at hindi po nila yun napainggan, then saan nila po ang sa nila pong mga pagdidesisyon, sila na po ang may kasalanan niyaon. Kaya po the year of the Lord includes the cross, no? Pansin niyo, the cross, the resurrection, the pre-advent judgment, the second coming, and the final judgment. So, yun po yung ating pong ipapakita na ang Panginoon ay
may paghatol na gagawin, no, sa mga tao at hihanda yung kanilang mga sarili para po huwag tumanggap po ng hatol ng kamatayan o hatol ng kapahamakan. Kundi, gayon pa lamang sila ay patuloy na sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya, we are to teach prophecy. They point us to the time of God's judgment. No? At alam po ninyo, ang paghukom ay nagpapasimula po sa bayan po ng Diyos. Ano ang dahilan? Dahil po, ang nais ng Diyos na kung sa panahon ng pagliligtas niya, yung pong bayan po niya ay malinis na, natulan na, at ito ay may pe-present po niya sa lahat ng sansinukob na mga tao na walang anumampong nasumpungan na karumihan dahilan sa tinanggap siya bilang kanilang personal na tagapagligtas. At pagkatapos niya on, mapapansin po ninyo ay yung executory judgment na in-execute na doon sa mga taong hindi tumanggap sa kanya. At kaya nga po, ang paghukom po ay good news po ito. Dahilan po sa ating pong pinapasakop yung ating sarili sa Panginoon. Sa Biblia po, alam po niyo sa Romans chapter 8 verse 1, yung pong na ay Kristo ay hindi nahatulan sapagkat yaong haharap sa anila sa hukuman ng langit ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kapag humarap ang Panginoon para sa atin, ang hatol po ng sangkalangitan ay matuwid. Kaya po, sa paghatol, atin pong i-prepare yung mga tao na tanggapin ang Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas, isuko ang kanilang sarili sa ating Panginoon Kristo at manatili sa ating Panginoon upang mahanda po sila sa tinatawag po na executive judgment. So kaya, we need to have a clear view of the mission that Jesus gave the church. Ano po yung clarity of mission po natin ngayon? Yung clarity of mission po natin ay pinagkaloob sa Luke chapter 4, 18 to 19. Una, the church has been given the mission. Number one is to preach the good news to the poor. Atin pong pangunahan po ang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa mga salat ng mga tao. At atin pong pagalingin ang lahat po ng merong karamdaman, physical, spiritual, mental, at atin pong pangunahan sa atin pong kabuhayan ang pagpapagaling sa nila. Yung mga taong sawi, yung mga taong talagang mayroon pong mga suliranin sa mga puso, dapat tayo ang manguna para kain sila patungo sa ating Panginoon. Higit sa lahat, to proclaim the time of God's judgment. Atin pong ianda ang mga tao, ipangaral ng salita niya upang sila po ay mawarningan sa darating na paghukom. So yan po ay mahalagang mga bagay na dapat po nating malaman kung ano ba ang misyon na pangungunahan natin sa ating pong iglesia. Ayan po, pagpalain po tayo sa ating pong pag-aaral ngayong umaga pong ito. Ayan po. Ano po ang inyong pong mga refleksyon, no? Sa inyo pong pakikinig sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon. Inyo na pong itala dito sa ating pong comment section box at atin na pong babasahin po ang mga refleksyon na ito, no? Para po sama-sama po nating mapag-aralan ng gusto ang ating pong talata na ating pong binuksan at pinag-aralan ngayon. Okay po? Samantala po, narito na po ang akin lang pong ito po ang isang reflection. Okay po, si kapatid na Betty. Sabi po niya, good morning po, Pastor Marlon. Maraming salamat sa magandang quotation mo sa umagang ito. Nagbigay ng aral sa atin kung ang pastor sa pagdala ng mensahe, hilingin na ang gabay ng Banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos na gamitin niya ang ating tagapagsalita upang pagpalain siya ng ating Panginoong Diyos. At tayo din ay ikinig ng mensahe na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos upang tayo din ay pagpalain. Kaya lagi nating unahin ang Panginoong Diyos sa pamagitan, no, ng panalangin. Totoo po yan, no? Atin po palaging unahin ang ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pong pananalangin, no? At yan po. At ito pa po ang akin lang pong hinahanap po, no? Yung pong mga reflection po ninyo para po atin pong sama-sama pong mapagbahaginan ang natutunan po natin ngayong umaga pong ito. Ano po, no? Dito, sabi po, okay, sabi po ni kapatid na De La Peña, Tess, sabi niya, good morning, thank you po, Pastor Marlon, sa good news. Let us be disciples of sharing the good news to everyone. Praise God. Yan po, totoo po yan. Tayo po ay maging disipulo ng pagbabahagi po ng mabuting katotohanan sa bawat isa. Yan. Maraming salamat po, no?
At si kapatid naman na akin pong tinitingnan po dito yung mga prayer request. Si kapatid na Mabel Apatero, sabi niya, reflection, thank you Pastor Marlon sa prayer quotation na sa panahon na nagbibigay ng salita ng Diyos, unahing manalangin sa ating Panginoon na sa bawat bitaw natin ng salita ang Banal na Espiritu magbigay ng mga salita na nakakagaling, na pagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ayan po, no? Totoo po yan. Malibang pangunahan tayo ng ating pong Panginoon, no, sa pag-aaral ng kanyang salita ay talagang ang sarili nating mga mensahe ang ating maipapaabot. Ngunit kapag pinangunahan tayo ng Panginoon, mensahe po niya ang mananaig. So maraming salamat kapatid na Mabel Lapatero. Samantala naman si kapatid na Betty Luces, sabi naman po niya, amin po, kailangan magsikap tayo makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Ipahayag natin sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na siyang nagligtas sa ating mga kasalanan. Ayan po, no? Yan po ang reflection ni kapatid na Betty. At samantala, yung reflection naman ni kapatid na Ross Gabaran Porpo, sabi niya, indeed Pastor Marlon, we exist to glorify God by making disciples ready to meet Jesus. Yun po, totoo yan. Talaga pong tayo po ay umiiral para po ating pong luwalati ng Panginoon. Diyan po tayo tinawag at mga tao ay ating pangunahan para luwalatiin ang ating pong Panginoong Diyos. Yan, maraming salamat po mga kapatid, no, sa inyo pong mga reflection, sa inyo pong mga takeaways, no, ngayong umaga sa ating pong mga pag-aaral. Ano. At ngayon, dadako na po tayo para po sa ating pong mga prayer, no, at ating idudulog ito sa ating pong Panginoon. At tinapunghanda ang ating pong mga sarili at tayo po ay dumako na po sa ating pong pananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay nalangin. Minamahal po naming Diyos, amin pong pinasasalamatan kayo sa inyong pong kabutihan at pagmamahal. Sa patuloy po ninyo pong inyong pag-akay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na patuloy po kayong nariyan upang kami ay gabayan sa mga kabuhayan, sa mga daan na dapat po namin lakaran. Lagi po ninyo kayong pangunahan yung Banal na Espiritu. Minasumpungan sa pagkakasala at pagkukulang, pagpatawad ito po namin Diyos upang maging karapat-dapat po kami sa umaga pong ito sa sangkalangitan. Salamat po sa pamamagitan po ninyong palagi. At ngayon, nais po namin idulog po sa inyo, dakilang Diyos, ang panalangin po ng paggabay at pagpapala para po sa pamilya ni na Gina Digolado, Kim Martinez, Nenet Roncal, Yvette Castillo, Cindy Dairet, Angelica Kiambao, Susan Sobremesana, Tess Lazo, Trex Herrera, Jean Quito, Katrina Candapa, Ana Briza, Mika Atrayan Lazo, Glo Alcana, Marley Estrella, Leti Santos, Judy Pascual, Pep Castillo, Lady Merani, Lenguaje, Joan Operio, Lorna Granada, Manny Rauba, Nordin Patricio, Rose Ganit, Linda de la Peña, Mercy Makadat, Ani Ang, Teresa Arati. Amin din Panginoong dinadalangin po si Perlas sa kanya pong OJT at sa darating na entrance exam niya sa kolehiyo. Kaya hindi po, tulungan po siya Panginoon na makapasa. Si Mark Daniel, nagabayan din po siya sa kanya pong pag-aaral. Si Jocelyn Lapatero, natuloy na pong gumaling sa kanya pong pagkahulog. At si Marcela Lagunday Lapatero, makauwi po sa province at ingatan po ang kanya pong pagbubuntis. Amin din Panginoon dinadalangin ang Project for Church Building Successful na may tayo ito sa pumagitan ng inyo po Panginoong pangunguna. Ganun po ang business transaction Trix at Alex Herrera, maging maayos po ito at maging matagumpay. Ganun po ang marital problem ni Roly at Carmi Rocky, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa inyo, maging maayos po ang kanila po Panginoon pagkakaunawang bilang mag-asawa. Amin din po Panginoon, tinataas pong ang espiritual na kalagayan ni kapatid na Baldwin Barrett. Tulungan niyo po siya Panginoon upang siya po Panginoon ay maging maayos sa inyo po pananampalataya. Kayang po niya patuloy. At maging matagumpay din po ang church planting project po ng Project 4 at Escopa at Kaisaka. Dinadalangin din po namin Panginoon ang business ni Maria Liz de la Peña at ang business po ni kapatid na de la Peña test. Dinadalangin din po namin. Pa-finalize na po ang pagbibenta ng property. Ganito po ni Helen Santos this week at makakuha na po ng advance payment. Tulungan po ninyo Panginoon na maganap ang panalangin na iyon. Amin din po Panginoong itinadalangin po na ma-approve na po ang papeles sa city jail
para po mabautismuan na ang mga tatanggap sa inyo Panginoon doon po sa pinangunahan nila kapatid na Jocelyn na Baguio. Karon po, din po sila Panginoon ng peace of mind at good health ang bawat pamilya. At sila po Panginoon ang mga nakahanda para tanggapin po kayo. Lagi po niyo sila Panginoon akayin. Amin din po Panginoon dinadalangin po ang mga pamilya ni Margie, pamilya ni Margie Ambron of W, si Georgiela Lorempo, Gandin OFW, Gonata Gama Bautista, Rosales, Achenza Lorempo. Tulungan po niyo sila Panginoon ang kanila pong tahanan. At ganyan din po matigil na rin po Panginoon ang biases ni Ricky at ni Jenny Panginoon. At sila Panginoon ay maging matuwid sa pagpili ng kanilang sasalitain. I-guide niyo po sila Panginoon ang inyo pong banal na espiritu. Amin din po Panginoong dinadalangin po ang kagalingan po para kay Gian Carlo Lopez sa after po niya ng operation. At at safety ni Santiago Prago sarap po sa kanya pong naplanong pag-uwi. At makauwi na po siya sa almost 2 weeks na po nawawala. Panginoon siya si kapatid na Gian Carlo Lopez. Panginoon, tulungan niyo po siya, Panginoon, maging maayos na po at masumpungan po siya ang dakilang Diyos. At ganyan din po, dinadalangin namin sa Olin at Christian, ay pagkalaob sa kanila, Panginoon, ang kanilang bitiin na makapasa po sa pagsusulit na kanila pong kukuhanin. Ganyan po, Panginoon, dinadalangin po namin si Laika Samantha, Angel, Hazel, Joy, Jennifer. Sila po ay bago lang po na nabinyagan. Ngunit ngayon po, Panginoon, ay hindi po sila nakakabalik muli sa iglesia. Inadalangin po namin sila, Panginoon, na akayin po sila upang magpatuloy po sila sa pagsama. Tulungan po sila para makakayin, patuloy po sila. Kaya po, inadalangin po namin si Sir Demuel and Ma'am May, Season Imperio. Nawa po ay lagi po silang ingatan at pagpalaay po palagi sa New Zealand, pagpalaay ng kanila pong kalusugan. Inadalangin po namin, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ni kapatid ni Jared Gilang Pag-uod, protection po ninyo, good health, blessings, igawad po sa bawat isa sa nila. At huwag po sila, Panginoon, pababayaan. Inadalangin po namin si Abigail Cabral Garcia, gabayan po ninyo palagi, Panginoon, ninyo banal na espiritu. Para po sa pagsubok na naranasan po niya, siya po ay makapanagumpay. Amin din po, Panginoon, dinadalaan si Merlito A. Mendez. Lagi po siyang bigyan matatag na pananampalataya para sa kanyang pag-arap sa pagsubok sa kanilang pamilya. Siya po ay makatayong matatag. Dinadalaan din po namin si Mendez Maria. Ay po siya panagabay ng inyong banal na espiritu upang kanyang mga magiging desisyon, lalo na siya ay makauwi na sa kanilang puntahanan. Si Sister Aina Mendez, Brother Leonard Mendez, kasikapan na tulungan po niya sila Panginoon na sila po ay makapagtapos ang kanila pong mga pag-aaral. Ngayon din po, dinadalangin po na si Mariel Andrada Pag-uod. Kahanap na po siya Panginoon ng work sa UK. At ang good health, protection, blessings, igawad po sa niya, ganun din po para kay Noffler at Ibag-uod. At ganun din po Panginoon, para salamat din po sa pagkakaloob po niya safe travel para po sa mga anak ni kapatid na Ros Rosos at kanyang pamilya. Nakauwi po sila, Panginoon, na ligtas sa New York at Virginia, Panginoon. At ganyan po, hindi nadalahin po ang business ni Oliver Estrareja Sr., Emma Colina Estrareja, Marsan Family. Pagpalaan po ninyo dakilang Diyos upang patuloy na sa pamagitan ng kalang business, parangalan po kayo at maitaasan niyo pong kamalbalan ng pangalan. At inadalaan po namin patuloy, lubos na magalingan para po ay Jerry Pales. Tulungan niyo po siya, Panginoon, balik sa inyo pong malusugan. Pwede po si Julian, siya po ay matulog po sa tamang oras para po siyang good health, protection po ninyo palagi. Igawad po sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin si Ryan Lagamayo, nakagalingan po sa inyong sakit, Panginoon. Siya po ay patuloy na lumakas sa kanya pong pangatawan. Nadalangin po namin para sa past and complete healing kay Ma'am Rachel Folgar, Panginoon. Tulungan din po siya. Nadalangin din po namin, Panginoon, ang inyong guidance, protection, pag-iingat, blessings, good health para po sa pamilyang Dan Juan, Oral, Espiritu, Olbata,
Marquez. Ganyan po sa pamilya Manzano, Crisostomo, Gaspe, Velasquez, Mutok, Kabading. Amin din po, Panginoong, dinadalangin po ang approval of visa extension appeal ng anak po ni kapatid na Los Tapitan. At ganyan po, protection sa anya pong anak at ang kanilang 93 years old na magulang ay patuloy po ninyo sa Panginoong tulungan. Ang mga anak po niya, si CM at BM, primary grade school, intermediate, at high school, elementary, high school, college, tulungan po ninyo patuloy, Panginoon. Kaya po si ang ninong at ninang niya, mayroon pong dalawang anak at ang in-laws ni Kapatid na Los Tapitan. Pagpalaay po ninyo pa tuloy, Panginoon. Nadalangin po namin, Panginoon, si Kenin po Owa, si Jay Brown, na patuloy nag-aaralan niyo pong salita. Akayin niyo po sila patuloy, Panginoon, upang sila po ay maakay sa inyong pong balita. Kundi po, nadalain po namin ang ministries ng Genesis and Deuteronomy Care Group. Ang channel blessing po sila palagi. At online, Lord in the Morning, devotional sa pangunan ni Pastor Fernando Serrano. At online, My Verse Today, devotional sa pangunan ni Pastor Anthony Parin. Ang online daily morning devotional ng Remnant Care Group sa pangunan ni Pastor Eli Magtanong. At Sister Perla Mateo, the Genesis Singer, sa pangunan ni Brother Dundip de los Santos, Pastor, pagpalaan po ninyo, Panginoon, kanilang mga ministeryo. Kanyang po, dinadalaan po namin na parilis na ang permanent visa ni Sister Lelibet Chavez. At kanyang din po, amin dinadalangin sa Ikoy Minda, Evelyn Saire, Perla Parco, pagpalaan kanilang mga business. At ang maibalik na rin po ang investment ni kapatid ni Emily Menyes. At makahanap din po, Panginoon, ng trabaho si Benedict Palintukas. At protection niyo po siya, gabayan niyo po siya sa anya pong karanasan sa anyang pamilya. Protection niyo po sila, tulungan niyo po sila. Dalangin niyo po namin, Panginoon, ang wisdom and knowledge para kay Rahan Bade para sa pagbuwa po niya ng second part ng PILAB exam. Amin din po, Panginoong, dinadalangin po ang pamilya Janjan Pabro, pamilya Mantili, si Triano Conue, Sarmiento Diaz, Obias Limante, Menyes Naharo, Sairay Chang, Mendoza, Bringas, Bade, at lahat mo na member ng San Marino Church, Odin City Company Church, at Carmona Church. Pagpalaan po ninyo sila, Panginoon, protection po ninyo sila, Panginoon, at huwag po silang pabayaan. Dalangin po namin ang pamilya Estareja, Baluloy, Baguol, Sibunga, Tiham, Diao, Francia, Bacod, Hamila, Chavez, Solorio, Canilas, Olaguer, Hababag, Abalo, Sincero, Imelda, Haberia, Arnel Disle, Enfa Abeles, Satore, at about pamilya po ng Batch 1977 sa Kasiguran Elementary School. Tuloy po niya sila pang pagpalaan. Dalangin po namin, Panginoon, si Sister Jowa Nicole Mercado at ang inyo po mga co-teachers at mga estudyante sa Linguna National High School. Tawa, Panginoon, patuloy po silang ingatan sa anumang karamdaman. Nadalangin po namin, Panginoon, si Pastor Anthony Parin sa anyo pong challenges sa mga leadership bilang pastor. Tulungan niyo po siya. Si Pastor Mariano, lagi po siyang gabayan ng Banal na Espiritu, Panginoon, para sa pag-una po sa mga literature evangelists. At ganyan po kay Brother Jonabe Valescas, Esraga Isana, Lorena Padilla, Virgil Villanueva, Sister Ruth, pagpalaan po ninyo silang patuloy na kilang Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, si Jade Galicia, Panginoon, patuloy po ninyo siyang tulungan at patuloy na ma-restore po ang nawalang kalakasan sa kanya. Manabalik po siya, Panginoon, sa kanya pong malakas na pangatawan. Ganyan po, dalangin po namin, Panginoon, ang pamilya Marasigan at Jong Salasay Fernandez, Limaano, Tolentino, Orsilana, Malapit, Vergara, Orso, Burgos, Sine Mateo, Soriala, Arfield Post, Barrios de Guzman, at lahat po ng OFW sa bawat bansa. Good health, Panginoon. God po sa inyo, protection and guidance po. Ikaw po patuloy sa anila. Amin din po, Panginoon, dinadalangin po si kapatid na Betich Apple na mayroon almost 1 year na po, Panginoon, na alas hindi po magaling. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Kaya po, dinadalangin po namin na Evangelism Ministries sa panguna po ni Shara Jane Abayan sa pag-aaral ni Shara Jane Abayan. Patuloy po siya sa pagdalo every Sabbath sa Bible study. At ganun din po si Joan Nicole Mercado na nanguna po sa papayag na inyo po mabuting balita. Ang Bible study na isinasagawa po kay Mrs. Martin Martinez sa pangunan ni Marleto E. Mendez. At ang Voice of Prophecy lesson na ipinapamahagi po ng AY Department ng Catholic Church.
Kani po, dinadalangin po namin Panginoon ng Bignay Worship Center. Kapagpatuloy po ang siglan ng kapatid, ang Rockwell State Church, patuloy po ang pagkakaisa sa gawain at ministeryo ng mga kapatiran sa nila pong church planting sa Ugong area, Valenzuela City. Ito po ay masimulan na po, Panginoon. Kani po, dinadalangin po namin si Johnny Colmacado ng mga ipon po siya ng sapat na pera para mapagmasteral at nawa makahanap siya ng magandang school. Si Sister JB May Jamie, dumating na po ang contract para mapag-work na po siya sa Dubai. Si Jay Almeror, sa inyo po financial need para po sa buong paggamot. Nagdalangin po namin para po ang matunan. Brother Eddie Perez, sa inyo po financial needs para sa inyo high cataract. At Brother Jason Padilla, na magbawasan pag-ilig po niya sa online games at makaipon po siya ng pamasahe pa uwi. At ganin po, isama po na isa-isama po namin sa dalangin si Justin na makapasap po siya sa inyong kinuhang letter exam. Si Mariel na makahanap po ng work sa UK. Si John Guadayo na makaipon ng pera para sa inyong operation. At ang mahal sa buhay ng kapatid na Jing na mayroong kinakarap na bigat ang problema, masolve po kami na sa pangita niyo po ang matubay. Protection, good health, God sa nila. Dalangin po namin si Junjun, si Jeter, si JJ, si Pimpim, si Jinto Bumbango. Maging safe palagi ang pag-travel po nila everyday. Si Bonbon at si Candy, si Nofler, si Carlos, si Ozel, si Aris King, ang mga frontliners, gawin po sila Panginoon at maging malusog po ang kanilang Panginoon palagi at palayo sa loob ng sila siya at magpagalasan. Kaya po, isasama po namin ang buong pamilya ng Izon, Panginoon. Magkaroon po ng maayos na hanap buhay si Mark Jacob at aligtas po sila palagi lahat Panginoon sa uri ng anumang karamdaman. At gani po ang safety and protection para po sa pagpasok sa work ni Eric Jan Petris, Alvin J. Maraya, Johnny Beltugawin at Boy Petris po ng pagkaloob po sa bawat isa sa kanila. Kaya po, nadalaan po namin ang mga anak po ni kapatid na Renato Jimenez, si Jimmy, Jonathan, si Eden, si Eugene, kung nakayin po ninyo sila upang magbalik loob po sa inyo, dakilang Diyos. Nadalaan po namin ang patuloy po yung pagkaloob ang inyo pong spiritual guidance, strength, good health, and financial blessing para po sa pamilya ni Grace June, Joy Rosel, Tony Petris, Rene Maximo, Susan Puso, Jessica Maraya, Annette Mercado, Siri Cabral, Persol de los Reyes, Godoy, Gina Serrano, Maricel Mabini, Mayra Perez. Amin ni Panginoong dinadalangin po ang good health, protection po ng financial blessings para po sa pamilya Maria Luz King, Mangabon, Romelia Golpeo, Toribio, Roma Gitabang, Halid Jinko, Narimba Flor, Rosario Baliesca, Selcano, Raquel Samuntan, Julissa Villa, Elisa Maxia Petris, Seliwane Cabaril, Cabaral, Chita Limpolpulaan, Linda Guerrero, Gabby Pablo, John Abibaliescas, Ruben Kalinisan, Robert Mercado, and Jane Masubay. Amin pong dinadalangin po ang school business ni Ate Nel at ni Ate Benji na ministro. Pagbalain po ninyo patuloy, Panginoon. Kita po ang banal na presensya at mga tao ay patuloy na ma-recognize po kayo sa business na yan. Nadalangin po namin, Panginoon, matanggap na po sa DepEd bilang teacher si TJ Bacunella. Ang karunungan at pumbuting kalusugan, igawad po ninyo, Panginoon, para kay Mayor Norman Sabdao, San Miguel Leyte. Kasama po ang kanya pong mga sakop na karamihan, Panginoon, ay seven-day adventist. Kanyang po, inadalayan po namin karunungan at pumbuting kalusugan para po sa mga guro ng mga church school sa San Miguel or Mokbaybay Leyte. Kanyang din ang kanilang tinturuan, pagpalain po ninyo sila, Panginoon, sa San Miguel or Mokbaybay Leyte, Panginoon. Amin po, Panginoon, dinadalangin po ang protection, good health, at ang inyo po, Panginoon, pag-iingat para sa pamilyang Anyag, Arellano, Altibagos, Alpanta, Abeli, Alarcon, Banjola, Bagbro, Binuya, Bautista, Bacon, Caber, Dumalag, Inocencio, Estuque, Scarpe, Galarpe, Herrera, Marino, Virgulano, Romero, Tan, Santillana, Santoyo, Salcedo, Sayot, Soles, Sumoso, Panteño, Petrache, Pardenias. Ngayon, patuloy po, igawad, ayun po, Panginoon. Nadalangin po namin, Panginoon, ang pagdiriwa ng karawan ni Ednalyn Masubay Kapatan. Panginoon, lagi po siyang pagkalubuan ng maganda at maayos na kalusugan. Panginoon, ipagkalub po ang kahilingan po niya para sa kabubuti ng kanyang pamilya at ng kanyang pong pagbuhay. Palakasin po patuloy kanyang pong pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, niyo pong pinanggan, niyo pong tinugon, niyo pong sinagot ang panalangin po namin. Alam po sa pangalan ng Panginoon po namin, Jesus. Amen. Yan po, mga minamahal na mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa programa pong ito ng 777 Devotional and Prayer. Ating umaga pong ito ay ating pong patuloy na purihin po ang Panginoon. At muli po, ito po ang programang 777 Devotional and Prayer. At ako po ang inyong lingkod,
Pastor Marlon Ramirez. At lagi po natin pakatandaan na ang Diyos ang sagot sa lahat ng pagsubok. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya upang ipagkatiwala ang ating mga buhay. Paalam po at sa inabukasan, kita-kita po tayong muli. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayo, ipabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasak lolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo.